Gulat na gulat ang dalawang matatandang mga aswang. Agad na kumilos ang dalawa, ang isa papunta doon sa mga baging na nakakabit sa itak para maputol ito, habang ang isang matandang aswang naman papunta doon sa kinaroroonan nila ni Lucas at Luis para wasakin ang ginawa ni Nanay Candida. Mas lalong namamangha ngayon ang mga aswang na saltik sa kakaibang galing at pamaraan ng matanda sa pakikipaglaban. Sa isip ngayon ng mga ito, kaya pala kinatatakutan talaga itong si Nanay Candida ng mga kauri nila, dahil nga sa taglay nitong lakas, galing at talino sa pakikipagbakbakan. Ngayon, ginagawa na ng dalawang mga matatandang saltik ang lahat ng kanilang makakaya bago pa sila maubos nitong si Nanay Candida. Nang makalapit na ang isang matanda doon sa butas sa lupa, agad naman na inatake ang matandang aswang ng dalawa, sina Lucas at Luis, kaya napamura agad ito at biglang pumadyak sa lupa ng tatlong beses. Matapos na gawin iyon ng matandang saltik, agad na naramdaman nila ni Lucas at Luis na parang umiikot ang buong kapaligiran. Nakaramdam na din ng pagkahilo ang mga ito. Dito na kumilos muli ang matandang saltik gamit ang dalang balaraw. Agad na inundayan ng saksak ang dalawa. Tinamaan itong si Luis sa kanyang balikat. Bumaon ang balaraw na gamit ng matandang aswang, kaya napaigip itong si Luis at agad naman nagumanti ng mga pagtagpas. Sa mga pagkakataon na iyon, habang abala ang mga saltik sa ginawang pag-iwas sa humahagibis na itak nitong si Nanay Candida, sinamantala na ito ng matanda. Mabilis itong umatake doon sa mga nagpupulasan na mga aswang na saltik. Gamit naman niya ngayon ang isang punyal. Nang maabot niya ang isa, agad niyang itinarak ito sa likod, kaya agad na nangingisay ang aswang at bumulagta. Isinunod pa niya ang isa pa. Itinarak niya ang hawak na armas sa liig ng aswang, hanggang sa apat na agad ang napatay ni Nanay Candida. Makalipas ang ilang sandali, napansin niyang gumawa ng paraan ang isang matandang aswang para maputol ang mga nakakabit na mga baging sa kanyang mapurol na itak. Kaya mabilis din na umindak sa lupa itong si Nanay Candida at sumigaw ng tatlong banyagang salita. Habang nanghihina ang pwersa ng mga aswang, nanghihina na din ang mga ginawang harang ng mga ito sa paligid. Kaya ngayon, nagawa na ni Nanay Candida ang mas malakas na orasyon. Agad na nabuwal ang mga aswang sa lupa, maliban lamang doon sa dalawang matatandang mga aswang. Ngunit nakaramdam pa rin ang mga ito ng pagkahilo at pagkayanig sa kanilang mga katawan. Kaya dalawa o tatlong segundong napatigil at napatulala ang mga ito. Sinamantala na ito ni Nanay Candida. Pagkabalik ng kanilang mga wisyo, nasa harapan na ng isang matandang aswang itong si Nanay Candida, at inundayan niya ng mga saksak ito sa katawan. Ngunit talagang hindi ganon kadaling patayin ang mga matatandang saltik. Mabilis itong nakapag-usal ng orasyon na nagiging dahilan para matigilan itong si Nanay Candida sa kanyang mga binabalak. Nahuli na siya ng saltik. Gumawa na din pala ito ng mga pabilog na hugis sa lupa at mayroong nakapaloob na isang napakalakas na orasyon. Saktong nakapasok naman si Nanay Candida sa loob ng pabilog na hugis, kaya huling-huli ito sa patibong ng matandang saltik. Wika nito kay Nanay Candida, "Ano na ngayon, babaylan? Nahuli na kita sa aking malakas na panggapos at pamako. Hindi ka na makakagalaw pa, at katapusan mo na ngayon
Ngunit kakatapos pa lamang sa pagsasalita ng matandang aswang, agad itong napaigik at bumulwak ang maraming mga dugo galing sa bibig nito. Dahil tumarak na sa kanyang likod ang itak ni Nanay Kanida. Hindi iyon napansin ng matandang saltik dahil nga nakapokus ito sa kanyang ginawang orasyon para mahuli si Nanay Kanida. Tumagos pa nga ang itak sa dibdib ng aswang. May mga dugong tumagas pa sa dulo ng itak. Huwi ka naman ni Nanay Kanida. Katapusan mo na ngayon, aswang. Inaamin ko na malakas nga ang mga tangan ninyong orasyon at tigalbo. Ngunit hindi mo ako maiisahan. Sinadya kong magpahuli sa iyo at nang sa ganon, mawalan ka ng pagkakataon na maiwasan ang lumaragasang itak. Dahil kung pipiliin mo naman ang makaiwas sa aking itak, maaring tatamaan din kita sa aking hawak na punyal. Tumawa na itong si Nanay Kanida at pagkatapos buong lakas na itinarak pa nito ang hawak na punyal sa liig ng aswang. Agad itong napahiyaw, napangasab hanggang sa bumagsak na ito sa lupa at nangingisay. Mabilis namang umatake ang tatlong natitirang mga saltik. Galit na galit ang mga ito sa kanilang nakitang pagkamatay ng kanilang itinuturing na pinakamalakas sa kanilang hanay. Ngunit isa-isang bumagsak na din ang mga ito nang matamaan ng itak ni Nanay Kanida. Pati na ang isa pang matandang aswang na nakasagupa nila ni Lucas at Luis. Kamuntikan pa itong matamaan ng itak ni Nanay Kanida galing sa kanyang likuran. Ngunit mabilis naman itong nakailag. Ngunit sa kanyang pag-ilag, dito na bumukas naman ang kanyang dipinsa at tinamaan na siya ni Lucas ng mga tagpas gamit ang pamalo nitong kahoy. Sapol ito sa dibdib at agad itong natumba habang umaangil. Pagkatapos nang makabawi naman ito ng lakas, muling umigpaw naman ito para makatayo. At kahit na lubha itong nasaktan, napansin na din kasi nito na wala na ang kanyang mga tauhan at ang isang kasamang matanda. Kaya ang nasa isip nito ngayon ay ang makatakas. Ngunit hindi na ito hinayaan pa ni Nanay Kanida at tinuluyan na itong patayin. Umuusok ang katawan ng aswang habang unti-unting naaagnas ang kanyang katawan. Nang mamatay naman ang saltik, agad na bumalik sa normal ang ihip ng hangin sa buong kapaligiran. Nawala na din ang kakaibang lakas ng puwersa na nakapalibot sa kanila. Ilang sandali pa ang lumipas. Napalingon ang mga ito sa kinaroroonan nitong si Luis dahil bigla na lamang itong bumagsak sa lupa. Napatakbo itong si Nanay Kanida habang itong si Lucas paika-ika na din ito dahil na din sa mga natamong mga tama. Malaki din ang natamong sugat nitong si Lucas, pati na rin itong si Luis. Kaya nawala na din ito ng malay dahil sa maraming dugong tumagas sa kanyang katawan. Ilang sandali, sumipol itong si Nanay Kanida. Dito na nagsilabasan ang lahat ng kanyang mga kaibigan at mga alagang engkanto at mga lamang lupa. Ang mga iwahig na mga alaga ni Nanay Kanida, mga engkantong naninirahan doon sa mga puno ng tugas. Mabilis na nagtatalunan ang mga ito at hinila ang mga bangkay ng mga aswang. Pagkatapos, sinimulan agad ng mga nilalang na ito na papakin ang mga bangkay ng mga aswang. Nang makabalik na doon sa kanilang bahay, sina Nanay Kanida, agad na gumawa ang matanda ng mga gamot para kay Luis. Uwi ka naman itong si Lucas. Nanay Kanida, sa tingin ko, mukhang hindi pa ngayon matatapos ang laban natin na ito kontra sa mga aswang na saltik. Hindi kasama ng mga ito ang pinakapinuno nila.
Tama ka, Lucas. Makiramdam na lamang muna tayo sa mga susunod na araw. Pakiramdaman natin ang mga palatandaan sa bawat araw na magdaan sa nangyaring pagkamatay ng karamihan sa bilang ng mga Saltik. Sigurado akong hindi titigil ang mga ito. Kailangan na gumaling agad ang mga sugat ninyo, Lucas. Kinabukasan, nagpaalam muna itong si Nanay Canida sa dalawa. Balak ng matanda na puntahan ang mga kaibigan ito doon sa gubat ng Canlasog. Sa dulo ng kagubatan ng Canlasog, may mga kaibigan itong si Nanay Canida na mga kurkor, lahi ng mga aswang na mababangis. Nagiging kaibigan ang mga ito ni Nanay Canida dahil nga sa kanyang pagiging barangan noong unang mga panahon. Si Nanay Canida ang nagligtas sa pinuno ng mga kurkor laban naman sa grupo ng mga tagapaslang ng mga albularyo. Alam din ni Nanay Canida na minsan nakakalaban din ng mga kurkor ang angkan ng mga Saltik. Kailangan niyang makakuha ng mga impormasyon tungkol sa pangkat ng kanilang mga kalaban. Makalipas lamang ang ilang minuto, naglalakad na itong si Nanay Canida doon sa gilid ng sapa, paakyat pa doon sa kagubatan ng Canlasog. Habang doon naman sa kanilang bahay, unti-unting bumalik na ang lakas nitong si Luis. Bumuti na din ang mga sugat nito sa katawan. Ngunit maaga pa ang oras, may mga napapansin na itong si Lucas na mga kakaiba sa paligid ng kanilang bahay. Nakikita na din niya ang ilan sa mga alaga ni Nanay Canida na parang hindi mapakali ang mga ito. Pati itong si Luis, napansin din niya ang mga bagay na ito. Kaya wika agad dito kay Lucas. Mukhang may mga bisita tayo sa kapaligiran, Lucas. Oo, Luis. Napansin ko din ang presensya ng mga ito. Tinawag agad ni Lucas ang kanyang mag-ina na nasa likuran ng kanilang bahay. Nagpapakain ang mga ito ng kanilang mga alagang mga panabong na mga manok at baboy. Agad naman na pumasok ang mga ito sa loob ng bahay. Habang sina Lucas at Luis, pumunta ang dalawa doon sa may pantawan. Kahit medyo nanghihina pa ang katawan ng dalawa dahil nga sa mga natamong mga sugat at pinsala sa nagdaang bakbakan, kailangan nilang makasiguro na walang makakalapit sa kanilang bahay na mga kalaban. Mariin na minanmanan nila ang buong kapaligiran. Sa mga pagkakataon din na iyon, doon naman sa mga kakahuyan na nasa harapan ng bahay nila ni Nanay Canida, mayroong anim na mga nilalang ang lihim na nakamasid sa kanila. Wika ng isa sa mga ito. Natitiyak kong napahamak na ang grupo nila ni Tata Canor. Wala na akong naramdaman na presensya galing sa mga Saltik. Iyan din ang aking hinala, Kadosh. Tunay ngang malakas ang mga taong ito na nakatira sa bahay na iyan. Subok na sa labanan ang malakas ang grupo nila ni Tata Canor. Ngunit nagawa pa rin na paslangin ang mga ito. Marami na akong naririnig tungkol sa matandang si Canida. At bukod sa kanya at sa kanyang mga alaga, mukhang may mga kasama na ngayon ang matanda na malalakas din. Nakikiramdam muna ang grupo ng mga gabunan na aswang doon sa paligid ng bahay nila ni Nanay Canida. Ang anim na mga gabunan ay inutusan ng kanilang itinuring na Panginoon para mag-imbestiga. Hindi kasi ito makapaniwala na natalo ang pangkat ng mga Saltik. Nagtataka kasi ang pinuno ng mga ito kung bakit hindi na nakabalik ang grupo nila ni Tata Canor. Tanging pagmanman muna ang ginawa ng mga gabunan. Dahil sa oras na gagawa ang mga ito ng hakbang, maaring maramdaman agad nila ito ni Lucas. Nakita na din ng mga gabunan
ang daming mga alaga ni Nanay Kanida sa paligid ng bahay. Habang itong si Nanay Kanida, mabibilis na ngayon ang kanyang mga hakbang at nag-uusal na ito ng mga orasyon. Kanina pa niya naramdaman na parang may mga nilalang ang nakasunod sa kanya. Plano ng matanda, nalinlangin niya ang mga ito. At kung kalaban man ang mga nakasunod, hindi siya magdadalawang isip na paslangin ang lahat ng mga ito. Lumipas pa ang ilang minuto matapos ang kanyang mga ginagawang orasyon. Biglang bumagsak na lamang ang apat na mga nilalang galing doon sa itaas ng mga puno ng kahoy. Lumalagabog ang mga ito doon sa mga damuhan. Kahit na nakaramdam ng sakit ang mga ito sa kanilang mga katawan, mabilis pa rin tumayo at akmang magtatakbuhan na sana palayo. Ngunit nang makarinig ang mga ito ng tatlong banyagang salita, napatigil ang mga nilalang na parang ipinako ang kanilang mga paa. Napalingon ang mga ito sa naglalakad na si Nanay Kanida. Wika ng matanda, "Ano ang kailangan ninyo sa akin at ako'y inyong sinusundan?" Sagot naman ng isang gibong, "Mga tagabantay kami sa nasasakupang lupain ni Pinunong Rafael. Kanina ka pa namin nakitang naglalakad. Saan ang punta mo?" Ang baliktanong nito kay Nanay Kanida. Napapangiti itong si Nanay Kanida dahil kilala niya ang sinasabing Pinunong Rafael, ang taong nabanggit ang namumuno sa mga aswang na mga kurkor na kaibigan itong si Nanay Kanida. Nang magpakilala itong si Nanay Kanida sa mga nilalang na gibong, agad na yumuko ang mga ito sa matanda at humingi agad ng paumanhin. Ang mga nilalang na gibong ay ang mga pinakamalakas na kawal ng mga kurkor na kalintulad din ng mga unlaon. Malakas ang mga pisikal na kakayahan ng mga ito at may karunungan din sa mga orasyon na minanapan ng mga ito sa kanilang mga ninunong mga matatandang mga kurkor. Bata pa lamang ang mga gibong, tinuturuan na ang mga ito sa apat na sulok ng mga orasyon. Ginawa ito ng mga kurkor dahil nga sa pagtindi ng kanilang alitan sa iba pang mga grupo at mga uri ng mga aswang na tulad ng mga saltik. Wika ng mga gibong, nang simula nang may masipat ang grupo ng mga kurkor na may mga gumagalang mga saltik, gabunan at mga busaw sa kagubatan na sakop nila, agad na ipinag-utos ng Pinunong Rafael na kailangang mayroong mga tauhan ang kanilang angkan na magmanman dito sa kagubatan. Ang mga gibong, labis-labis din ang paghanga ng mga ito sa kakayahan ni Nanay Kanida. Dahil nga lamang sa ilang mga usal, agad na nahuli sila ng matanda at naipako. Magkakasama na ang mga ito. Wika naman ng mga gibong, may mga kasamahan pa sila sa gubat na iyon at sila na muna ang bahalang magbabantay. Makalipas naman ang ilang minutong paglalakad ng mga ito, narating na nila ang malawak na kuta ng mga kurkor. Nakatayo ang angkan ng mga ito doon sa mga kabahayan, doon mismo sa gitna ng kagubatan. May mga bakod na gawa sa mga kahoy ang nando doon. Ang mga bahay naman ng mga kurkor nasa ibabaw ng lupa. Ang ilan at ang karamihan naman nasa ilalim ng lupa. May ilan din ang nasa itaas ng mga puno ng kahoy at nagsisilbing bantay. Napakarami ng mga bahay ang nakikita nitong si Nanay Kanida. Noong huling punta ng matanda sa lugar na ito, hindi pa ito ganito kadami. Mas lalong lumaki pa ang angkan ng mga kurkor. Sa buong lugar kasi, wala nang makikitang mga kurkor
Nagsama-sama na ang mga ito sa isang lugar dahil isa-isang nililipol ang mga ito ng ibang uri ng mga aswang. Nakakayanan naman nila ang ilan sa mga kalabang mga aswang na umaatake sa kanila. Ngunit kapag gabunan o di kaya saltik at abrohok, nahihirapan ang mga ito. Ngunit kapag magkakasama naman ang lahat, hindi basta-basta na matatalo ang mga kurkur. Makalipas ang ilang minuto, tumakbo agad ang apat sa mga gibong papasok ng kanilang mga kuta para ipaalam ang pagdating nitong si Nanay Kanida sa kanilang pinuno. Makalipas naman ang ilang sandali, may mga nakikitang kurkur na itong si Nanay Kanida na papalapit sa kanila. Mga kakilala niya ang mga ito at mga dating kaibigan. Agad na humalik ang mga ito sa kanyang kamay at pagkatapos, pumasok na ang mga ito sa kaloob-looban. At dito pa na pagtanto ni Nanay Kanida na napakalaking angkan na pala ang nasasakupan nitong si Rafael. Sa tingin ni Nanay Kanida, nasa mahigit sa 200 ang mga nakatayong bahay sa lugar na ito. Tuwang-tuwa naman itong si Pinunong Rafael nang makita ang matanda. Agad na nag-uusap ang mga ito doon sa isang malaking bahay na nakapatong naman doon sa may batuan. At ang dulo nito nakapatong naman doon sa isang puno ng kahoy ng balite. Tanong agad nitong si Rafael, "Kanida, ano ang nagdala sa iyo dito sa aming lugar? Mahigit sa 10 taon na din nung huli natin na pagkikita. Hindi na rin ako nakababa ng patag para dumalaw sa iyo. Masyadong marami akong mga inaasikaso dito sa aking angkan. Mukhang mayroon kang mahalagang pakay." Sinabi na agad ni Nanay Kanida sa pinuno ng mga kurkur ang mga nangyayari doon sa patag tungkol sa sagupaan nila laban naman sa mga aswang na saltik. Napatitig ang pinuno ng mga kurkur sa matanda at wikang muli nito, "Kung ganon, nakikialam na ang mga malalaking pangkat sa mga ordinaryong labanan. Kamag-anak nila ang mga busaw sa gubat ng Kantumpas, Kanida. At hindi lamang mga busaw, pati pa ang mga gabunan at ang mga abwak ay mga kakampi nila. Napakalaki ng kanilang grupo na umabot pa ng mahigit sa 2,000 ang kanilang bilang. Kung babalakin ng mga ito, nasakupin ang buong bayan sa isang araw lamang ay magagawa nila. Nagpatuloy pa rin ang aming digmaan laban sa kanilang pangkat. Isa ka sa mga balakid sa kanilang mga plano, Kandida. Alam ng pinuno ng mga gabunan ang iyong lakas at kakayahan, kaya hindi malayo na uunahin kanilang patumbahin. Patuloy pa rin na pinag-aagawan ng aming angkan at ng angkan nila ang 2 kabundukan. Kaya may mga sagupaan pa rin ang nangyayari sa pagitan ng kanilang grupo at ng aming grupo. Ngayon na alam na nila ang kinaroroonan mo, mag-iingat ka. Maaring gagawa agad ng mga hakbang ang mga ito at mga plano para patayin ka. Nag-alangan din ang grupo ng mga aswang na iyan dahil kumikilos na din ang isa pang babaylan doon sa kabilang bayan. Maraming mga aswang ang napapatay ng babaylan na tinatawag na Mamang Tasing. Kaya napipilitan ang mga ito na iwanan ang bayan ng Maria." Napatitig itong si Nanay Kanida sa pinuno ng mga kurkur. Kilala niya itong si Mamang Tasing noong unang mga taon. Makailang bisis nang kamuntikang mapakros ang kanilang mga landas. Noon, gusto niyang subukan ang bagsik ng babaylan na ito dahil na kilalang kilala na ito at sumisikat sa 4 na mga bayan. Ngunit ngayon, ayaw na ni Nanay Kanida na kalabanin ang babaylan.
mas nanaisin pa niya na makasama ito at magiging kakampi sa bakbakan. Ilang oras din na nagpupulong ang mga ito hanggang sa kinahapunan, nagpasyang bumalik na itong si Nanay Candida sa lugar ng Canlasok. At bilang tulong nitong si Rafael, ipinadala niya ang isang pinagkakatiwalaan na mandirigmang kurkur para tulungan ang matanda sa labanan. Kasama siyempre ang dalawang mga gibong at isang unlaon. Uwi ka nitong si Pinunong Rafael bago umalis ang grupo ni Nanay Candida. Alam kong kung gaano ka kalakas, Candida. Hindi ko alam kung ilang daang mga aswang ang magiging katapat mo. Ngunit kailangan mo nang makakatulong. Mag-iingat kayo. Kung kailangan nyo pa ng dagdag na tulong sa labanan, magpapadala ka na lamang ng tauhan para ako'y puntahan. Makakarating agad ang tulong na gusto mo. Sagot naman itong si Nanay Candida. Tama na ang mga mandirigmang ito, Rafael. Malaki na ang maitulong ng dalawang ito at ng isang kurkura. May dalawa pa akong anak na kasama sa laban, mga anting giro. At ngayon na alam ko ang kanilang mga pinapala ng mga gabunan at mga saltik. Kailangan kong gumawa na din ng mga hakbang. Alas 4 ng hapon, naglalakad na si Nanay Candida pababa doon sa lugar ng Canlasok. Kailangan pa nilang makagawa ng isang maliit na kubo para tirhan ng mga nilalang na kasama niya. Hindi pwedeng doon ang mga ito sa kanilang bahay dahil pagtapag pa lamang ng mga ito sa kanilang hagdan, maaaring ikapinsala agad ito sa kanilang katawan dahil nga sa lakas ng mga inilagay na mga panguntra ni Nanay Candida sa labas at loob ng kanilang bahay. Hindi din naman siya mahihirapan sa magiging pagkain ng mga ito. Maraming mga ligaw na hayop doon sa gubat ng kanilang tinitirhan. Lumipas din ang mga minuto. Pagdating ng mga ito doon sa kanilang bahay, agad na naramdaman ni Nanay Candida ang presensya ng mga aswang na gabunan sa buong paligid. Sa lakas ng kakayahan ni Nanay Candida, nalulusutan ng kanyang matalas na pakiramdam ang mga sabulag na ginawa ng mga gabunan. Ang wika nitong si Nanay Candida sa kurkur na si Makor. Makor, huwag kayong magkamali na humawak kahit nakapirasong bahagi ng aking bahay. Alam na ninyo ang mangyayari sa inyo. Ngayon, may mga naramdaman akong mga gabunan sa paligid. Subukan ninyong hanapin ang mga ito. Ngunit ang bili ni Nanay Candida kung sakaling matagpuan nila ang pinagtataguan ng mga gabunan, kailangan nilang lumayo agad at siya na ang bahala sa mga ito. Mabilis nang naglalakad ang matanda papunta doon sa kanilang bahay. Sa tingin niya, mukhang walang gagawing masama sa ngayon ang mga gabunan na ito. Nababasa niya ito base sa kanyang naramdaman. Malayo ang mga nilalang na ito sa kanyang kubo. Hindi rin agad na makakalapit ang mga ito dahil sa dami ng kanyang mga panguntra at mga alagang mga engkanto at mga lamang lupa sa paligid ng kanilang bahay. Tinawag agad ni Nanay Candida sina Lucas at Luis. Nagsisimulang kumalat na ang kadiliman sa lugar na iyon. Ang iniisip ni Nanay Candida na baka may mga gagawing hakbang na ang mga kalaban nila dahil nga alam na ng mga ito na napatay nila kagabi ang grupo ng mga saltik. Agad na sinabi ng matanda ang mga nangyayari sa kanyang lakad kay Lucas at Luis. Mabilis naman na kumilo sina Lucas at Luis. Lumabas agad ang mga ito sa bahay at dala na ang mga kagamitan para sa gagawin nilang kubo.
Nang makalabas na ang dalawa, agad nilang nasipat ang tatlong nilalang na mabilis na tumakbo at tumalon papunta doon sa manggahan nila. Uwi ka nitong si Lucas. Nanay Candida, iyan na ba ang mga nilalang na magiging kakampi natin sa labanan? Oo, Lucas. Malalakas ang mga nilalang na iyan. Isang kurkur, dibong at unlaon. Kaya nilang tapatan ang lakas ng mga gabunan. At may mga kalaman din ang kurkur na iyan sa mga aral sa kanan, pati na rin sa kaliwa. Ilang sandali pa ang lumipas, ipinakilala na ni Nanay Candida ang tatlong mga nilalang kay Lucas at Luis. Ngunit ang dalawang kasamahan ng kurkur, dumistansya ang mga ito kay Lucas at Luis dahil nga sa karga ng dalawa. Hindi kasi kaya ng mga ito ang kakayahan ni Nanay Candida na maitago ang mga kakayahan. Kahit na kumagat na ang kadiliman, nagpapatuloy sina Lucas sa kanilang mga ginagawa. Alas 8 na ng gabi, tapos na ang maliit na kubo na inilagay nila doon sa ilalim ng mga puno ng mangga. Bili ni Nanay Candida, mga gabunan at mga saltik ang ating mga kalaban, at lahat ng mga makikita ninyong mga engkanto at lamang lupa sa paligid ng aking bahay ay mga kakampi natin. Kinagabihan, tulad ng inaasahan ni Nanay Candida, may mga umaaligid na mga nilalang sa kanilang bahay. May mga naririnig ang mga ito na mga kakaibang angil at alulong ng mga aso doon sa kakahuyan. Ngunit hindi naman lumapit ang mga ito sa kanilang bahay hanggang sa pagdating ng umaga. Maagang naghanda ang mga ito dahil ngayong araw sisimulan na nila ang kanilang gagawin na pag-atake sa kuta mismo ng mga gabunan at mga saltik. Kasama na rin ang mga abwak at mga aswang na busaw. Unang gagawin nila ni Nanay Candida, balikan nila ang lugar ng mga busaw, ang lugar nila ni Clarita. Natitiyak nitong si Nanay Candida na may kaalaman ang mga aswang na ito, lalo na ang Supremo kung saan nagtatago ang mga saltik. Plano ni Nanay Candida na ubusin na ang angkan ng lahat ng mga aswang sa dalawang kagubatan na ito. Walang matatakasan ang mga aswang na ito kung sakali, dahil doon sa kabilang bayan nandoon ang isang napakalakas na babaylan, itong si Mamang Tasing. Takot ang mga aswang na ito kahit na tumapak man lamang doon sa lugar. May mga pangyayari na kasi na inubos ni Mamang Tasing lahat ng mga aswang na namimisti doon sa bayan ng Maria. Kaya ang dalawang bundok lamang ang tanging pwedeng mapagtataguan ng mga ito kung sakali. Matapos na makapaghanda na ang mga ito, may mga ikinabit na habak itong si Nanay Candida kay Lucas at Luis para mapanatili ang mga kakayahan ng mga ito na nakagapos habang kasama nila ang kurkur. At sa tuwing gagamitin lamang nila, mapalabas ang pwersa ng mga ito. Sa ganitong paraan, pwedeng makakalapit na sina Luis at Lucas doon sa tatlong mga nilalang. Doon sa kakahuyan, dumaan ang mga ito. Makalipas ang mahigit sa 2 oras, narating na nila ang pinagkukutaan ng mga aswang na busaw. Gulat na gulat pa nga ang mga ito nang biglang hawakan ni Nanay Candida ang liig ng isang aswang at itinapon niya ito sa gilid ng kabahayan. Bago pa ito makakilos muli, nakahawak na ang kamay ng matanda sa liig nito at pumalibot din agad kay Nanay Candida ang iba pang mga aswang. Narinig kasi ng mga ito ang kanilang nagawang ingay, kaya nagsilabasan na ang mga ito doon sa kanilang mga bahay.
Walang balak na kumasa ang mga ito kay nanay kanida. Alam nila ang kapasidad ng matanda. Kamuntikan na silang maubos ng matanda noong huling punta nito dito sa kanilang lugar. Umaangi lamang ang mga ito habang nakapalibot kay nanay kanida at walang nagbabalak na umawat sa matanda na nakahawak sa liig ng aswang na kanilang kasama. Wika ni nanay kanida, "Tutuluyan ko ang isang ito kung hindi ninyo iharap sa akin ang inyong supremo." Sa takot ng mga busaw, mabilis nang tumakbo ang isa para ipaalam sa kanilang supremo ang mga nangyayaring kumosyon at ang pagpunta nitong si Nanay Kanida sa kanilang kuta. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakita ng matanda ang supremo na mabilis nang naglalakad papunta sa kanilang kinaroroonan. Nang makalapit na ito, wika agad nito sa kanya, "Ano ang dahilan, mabaylan? Ano ang ibig sabihin sa ginawa mong ito sa aking tauhan? Sinunod ko na ang mga biling mo at mga ipinagbabawal. Wala na kaming ginawang kasamaan sa mga tao sa patag." Napatigil naman sa pag-angil ang mga aswang at umatras agad ang mga ito papunta doon sa gilid ng mga kabayan. Nang magpapakita na din sina Lucas at Luis at ang tatlong nila lang, mabilis nang naglalakad ang mga ito papunta sa kinaroroonan nila ni Nanay Kalida. Ramdam ng mga aswang ang lakas ng presensya ng limang naglalakad. Mas lalong nagugulat ang mga ito nang maramdaman nila at maamoy na mga aswang din ang kasamang tatlo ng mga ito. Wikang muli ng supremo, "Kasama mo pala ang kurkur na iyan at ang dalawa pang anting kiro. Mukhang mayroon kayong isang mahalagang lalakarin. Tama ba? Sabihin mo ngayon ang buong katotohanan, supremo, kung ayaw mong ubusin ko kayong lahat. May mga umaataking saltik sa aming lugar. Buong pwersa na umaataki ang mga ito sa amin. Ngunit napatay namin ang lahat ng mga ito at ang wika ng mga saltik bago malagutan ang mga ito ng hininga. Ikaw ang nagsabi sa kanila tungkol sa akin. Huwag ka nang magpaliwanag dahil hindi ko kailangan ang paliwanag mo. Ang nais ko, gusto kong malaman kung saan nagkuta ang mga saltik at ang mga gabunan." Walang nagawa na ang supremo, batid niyang hindi nagbibiro itong si Nanay Kanida. Hindi talaga sila bubuhayin ito sa sandaling magkakamali siya sa mga sagot. Sinabi na ng supremo ang mga pinagkukutaan ng mga aswang, ang mga saltik kasama ang mga gabunan na ninirahan ang mga ito doon sa kabilang dulo ng kagubatan ng kanlasok. Hindi na yon nakapagtataka dahil nga sa gubat na iyon pinag-agawan ito ng mga kurkur at mga saltik. Ngunit hindi inaasahan ni Nanay Kanida na magkakasama pala sa isang lugar ang mga gabunan at mga saltik. Batid nitong si Nanay Kanida na napakalakas ng kanilang pinuno dahil nakayanan nitong mapasunod ang dalawang pinakamalakas na uri ng mga aswang. Habang ang kinaroroonan naman ng mga abwak, nasa pagitan ito ng bundok ng kanlasog at bundok ng kantubas, at ang iba pa nilang mga kamag-anak na mga busaw, nasa bundok ng kantugbas ang mga ito naninirahan. Ngunit nanindigan ang supremo na wala silang kinalaman sa mga ginagawang pagkilos ng mga saltik. Ginamit lamang daw ng mga ito ang kanyang ugnayan sa mga saltik para makagawa ng mga kilos. Binitiwan ni Nanay Kanida ang liig ng isang aswang. Sagot nitong si Nanay Kanida, "Sige,
Maraming salamat sa mga sinasabi mo, matandang aswang. Ngayon, puntahan na namin ang mga kutak ng mga aswang na iyan. Bilang kabayaran, wala akong paslangin kahit na isa sa mga tauhan mo. Matapos na masabi iyon ni Nanay Kanida, makalipas ang ilang mga minuto, tumalikod na ito at mabilis nang naglalakad papunta doon sa mga kakahuyan. Habang nakasunod na din agad ang grupo nila ni Lucas at Luis sa matanda. Nang mawala na si Nanay Kanida sa paningin ng mga busaw at pangamoy, agad na nahulaan na nito ang mga plano at balak ng matanda. Agad na nagpatawag ng pulong ang supremo sa lahat ng mga busaw. Batin itong mayroong magaganap na matinding bakbakan kapag napang-abot na ang grupo nila ni Nanay Kanida at ang grupo ng mga aswang. Mabilis na iniligpit nila ang kanilang lahat na mga kagamitan. Nais ang supremo na makalipat na ng bagong matitiran sa oras na malalaman ng mga gabunan at mga saltik na siya ang nagsabi sa grupo nila ni Nanay Kanida tungkol sa mga pinagtataguan ng mga ito. Maaring pati sila ay katayin ng mga kauri nilang mga aswang. Habang naglalakad naman ang grupo nila ni Nanay Kanida doon sa mga kakahuyan, may nasipat silang dalawang bahay doon sa unahan. Mabilis nila itong pinuntahan. Ngunit nang makalapit na ang mga ito, nasilayan na nila ang iba pang mga kabayan na nakasabit sa itaas ng mga puno ng kahoy at ang iba naman nasa gilid ng mga batuan. Napansin din nila na nakatitig na sa kanilang grupo ang iba pang mga aswang at parang nagtataka kung bakit may mga dayo na galing sa patag ang napunta sa kanilang lugar. Walang kaabog-abog na lumapit itong si Nanay Kanida doon sa dalawang bahay na nasa unahan. Lumabas naman agad ang dalawang tao doon sa isang bahay at apat naman doon sa isa pang bahay. Takang-taka ang mga ito sa kanilang pagdating. Mabanaag mo sa kanilang mga pagmumuka ang pangunot ng kanilang mga noo. Agad na nagtanong-tanong itong si Nanay Kanida sa mga ito. Ang sagot naman ng mga taong napagtanongan nila na alam ng mga ito ang kinaroroonan ng mga gabunan at mga saltik. Mamayang gabi, sasamahan ng mga ito ang grupo nila ni Nanay Kanida sa pagpunta sa kutak ng mga saltik at gabunan. Ngunit sa ngayon, inanyayahan muna ng mga ito ang grupo nila ni Nanay Kanida na magpahinga na muna sa kanilang lugar. Nagpakilala ang mga ito na mga tauhan ng mayor ng bayan. Gumawa sila ng mga tirahan doon sa bukid bilang tagabantay sa buong lugar. Ang hindi alam ng mga ito, na alam na ni Nanay Kanida na hindi mga tao ang kanyang napagtanungan. Alam ng matanda na mga abwak ang grupo ng mga ito at sinubukan silang linlangin. Ngunit pumayag pa rin ang mga ito sa kagustuhan ng mga abwak. Alam ni Nanay Kanida na patibong lamang ang lahat na ito. Ngunit mas nakakabuti nga kung ganon, mapapatay nila ang lahat ng mga aswang na ito ngayong gabi. Nasa mahigit sa 10 ang bilang ng lahat ng mga kabahayan na nasa lugar. Doon sila dinala sa pinakagitna na bahay ng mga ito. Mas malaki din ang bahay na ito kumpara sa iba pang mga kabahayan sa paligid. Nakapagkarga na ang mga ito ng mga malalakas na mga harang, pambakod at mga puder. Nang makapasok na sila sa loob, agad na wikan itong si Nanay Kanida. Lucas, Luis, magiging mahaba ang gamay natin ngayon. Talasan ninyo ang inyong mga pakiramdam.
Hindi ganun kalakas ang mga orasyon ng mga abwag. Ngunit malakas ang kanilang mga pisikal na kakayahan. Lahat ba ng mga nakatira sa lugar na ito, Nanay Kalida, ay mga abwag? Tama ka, Lucas. Ito na ang kanilang teritoryo. Ang kurkur na kasama naman ni Nanay Kalida, pati ang dibong at unlaon, nakadapa na ang mga ito doon sa may kusina at nakahanda na sa bakbakan ng mangyayari. Ilang sandali pa, may narinig silang mga katok. Inutusan ni Nanay Kalida itong si Luis na buksan ang pintuan. Ngunit bitbit na nitong si Luis ang kanyang palakol na buto. Pagbukas nito, bungungad sa kanila ang apat na mga matatanda. Inanyayahan itong si Nanay Kalida na gustong makausap ito ng pinuno ng mga abwag. Ang pinuno ng mga ito nasa unahan ng mga kabayan. Sa isip ng matanda, maaring ito na ang oras ng pagsisimula ng gagawing pag-atake ng mga ito sa kanila. Mabilis nang gumawa ng mga orasyon ang matanda at pagkatapos sumama na ito sa apat na mga aswang. Ngunit gamit na ni Nanay Kalida ang kanyang malakas na mga orasyon sa paninlang. Lumipas ang mga minuto, pumasok si Nanay Kalida doon sa isa pang bahay. Pagkapasok pa lamang niya, nakita niya ang pinuno ng mga abwag. Nakaupo ito doon sa may sala. Nakatitig ito sa kanya ng matalim. Namumula ang mga mata at huli na nang mapansin niyang napapalibutan na siya ng iba pang mga aswang. May anim ang nasa kanyang likod. Tig-aapat naman sa kanyang magkabilang tagiliran at may anim na katabi naman ang pinuno ng mga aswang. Wika agad ng pinuno ng mga abwak. Ano ang kailangan ninyo dito sa gubat? Bakit mo kasama ang kurkur at ang kanyang mga alagad? Ano ang ibig sabihin nito? Nakatitig na lamang din itong si Nanay Kalida sa pinuno ng mga aswang at walang imik. Batid niyang hindi na niya makakausap pa ang mga ito ng maayos. Lumipas pa ang ilang sandali, tumayo na ang pinuno ng mga aswang at naglalakad papalapit kay Nanay Kalida. Ang balita ko, ikaw si Nanay Kalida, ang kinatatakutan ng baraman sa lugar ng Kanlasog. At nitong bago lamang, ikaw ang pumatay sa 20 mga saltik na sakop ng aming Panginoon. Napapalibutan na namin kayo. 2 lamang ang pwede ninyong gawin. Una ay ang sumuko at huwag nang lumaban pa. Kung ayaw ninyong mapadali ang katapusan ng inyong buhay. Ang pangalawa naman ay ang lumaban hanggang sa kamatayan. Kakatapos pa lamang sa pagsasalita ang pinuno ng mga aswang, sagot agad nitong si Nanay Kalida. Mas pipiliin ko ang pangalawa. At mukhang nagkakamali ka yata sa sinasabi mo, dahil walang mamamatay sa aking grupo. Kayo ang uubusin namin ngayong gabi. Mga salot kayo sa lipunan. Tatapusin ko na ngayon ang kasamaan ninyo. Mas namumula ang mga mata ng pinuno ng mga aswang. Sagot naman ito kay Nanay Kalida. Tampalasan. At agad na utos nito sa mga tauhan na atakihin si Nanay Kalida. Umaalulong na din ang iba pang mga aswang na nasa pintuan ng bahay. Bilang hudyat, natapusin na nila ang kanilang mga panauhin. Ngunit nang atakihin na nila itong si Nanay Kalida, biglang bumagsak ito sa sahig at nagiging maitim na balabal. Agad itong umuusok
hanggang sa nagliliyab agad na kumalat doon sa loob ng bahay ang kakaibang amoy ng usok na nagiging dahilan para mahirapan ang mga aswang sa paghinga. Agad na nagsilabasan ang mga ito sa loob ng bahay. Habang ang pinuno ng mga ito, galit na galit ito at mura ng mura. Ilang sandali, nagtataluna na ang mga aswang papunta doon sa bahay kung saan nandoon si Nanay Kanida. Isang paninlang lamang ang ginawa ni Nanay Kanida. Ang tunay na Nanay Kanida na natili ito doon sa bahay kasama sina Lucas at Luis at nakahanda na. Ilang sandali pa, umigpaw na ang kasamang kurkor ni Nanay Kanida. Sumunod naman ang unlaon at gibong papunta doon sa bubong ng bahay. Lumabas na din sina Nanay Kanida kasama sina Luis at Lucas. Tanaw nila ang maraming mga aswang na nakapalibot sa bahay na tinutuluyan nila. Nasa bubong ang mga ito, ang ilan naman nagtatago sa ilalim ng lupa, habang ang pinuno ng mga abwak kasama ang ilan sa mga aswang naglalakad papunta sa kanilang kinaroroonan. May mga binabanggit ito na hindi maintindihan ng mga salita. Wika ni Nanay Kanida, "Lucas, Luis, may kakayahan ang mga ito na magtago at umatake padaan sa ilalim ng lupa. Mag-iingat kayo." Nang makalapit na ang pinuno ng mga aswang, biglang sumigaw ito at umigpaw pa itaas at pagkatapos bumulusok ito ng lipad papasugod na kay Nanay Kanida. Sumunod na din ang iba pang mga aswang habang ang ilan sa mga ito mabilis na nagtago sa ilalim ng lupa at papunta na din sa kanila. Nakadipa na ang mga kamay ni Nanay Kanida habang nag-uusal ng mga orasyon. Matapos niyang gawin iyon, umindak agad ito ng tatlong bisis sa lupa. Lahat ng mga nakakalapit na mga abwak, biglang nangingisay ang mga ito. Nagsilabasan sa ilalim ng lupa ang ilan sa kanila, agaran na binawian ng buhay. Nang makalapit naman kay Nanay Kanida ang pinuno ng mga aswang, agad na nagpakawala ito ng mga pagkalmot. Mabilis ang ginawang pag-ataking iyon ng pinuno ng mga abwak. Kaso nga lamang, hindi iyon sapat para kay Nanay Kanida. Sumigaw ng dalawang banyagang salita itong si Nanay Kanida na siyang dahilan kung bakit napatigil ng ilang segundo ang pinuno ng mga aswang. Matapos iyon, hinampas ng matanda gamit ang dalawang palad nito ang magkabilang sentido ng aswang. Agad itong bumagsak sa lupa na parang tinibag na puno ng saging. Habang sina Lucas at Luis pinalakol at pinagpapalo ng dalawa ang mga abwak na umaatake na din sa kanila. Patay agad ang isang aswang nang tamaan ito sa ulo ni Luis. Agad itong napapalahaw at bumulagta doon sa gilid ng bahay. Dalawa pa ang sumunod na bumulagta nang matamaan ang mga ito ng mga palo ni Lucas. Habang si Nanay Kanida, binitbit na niya ang pinuno ng mga aswang at pagkatapos mabilis na tumalon ito papunta sa bubong ng bahay. Wika ni Nanay Kanida, "Panoorin ninyo kung paano ko ito kitilan ng buhay. Ngayon, malalaman ninyo kung sino ang dapat ninyong katakutan." Umaangil na lamang ang pinuno ng mga aswang habang nanghihina pa ang katawan nito. May mga abwak naman ang nag-anyong mga uwak ang umaaligid agad kay Nanay Kanida para sana mailigtas ang kanilang pinuno.
uwak ang mga ito ng uwak. Ngunit agad na sinagpang ang mga ito ng kurkur, unlaon at ng gibong. Napakataas tumalon ng mga nilalang na ito na halos lahat ng mga uwak naabot at naibagsak sa lupa. Inihagis sa ere ni Nanay Kanida ang katawan ng pinuno ng mga abwak. Pagkatapos, mabilis na nag-uusal ito ng mga orasyon. At bago pa ito bumagsak sa lupa, may mga insekto ang nagsilabasan sa buong paligid at pinapak na ng mga ito ang katawan ng aswang. Makalipas lamang ang ilang segundo nang tuluyan ng bumagsak sa lupa ang pinuno ng mga aswang. Buto na lamang ang natitira sa katawan nito. Umaalulong ang mga aswang dahil sa kanilang nakita. Ang kanilang kinatatakutan na pinuno ay napatay lamang sa loob ng ilang segundo ng matandang babaeng ito. Patuloy na umatake ang kurkur kasama ang dalawang alagad. Nagpatalon-talon ang mga ito sa mga bubong ng bahay. Habang sina Lucas at Luis naman, walang humpay din ang dalawa sa kanilang ginawang pag-atake. Kahit na nagtatakbuhan na ang mga abwak palayo, hindi pa rin hinahayaan ang mga ito. Mabilis na hinabol ng grupo ni Nanay Kanida ang mga ito hanggang sa mapatay. Mahigit sa 60 mga aswang na abwak ang napatay nila sa 3 oras na bakbakan. Ang mga matatandang aswang na napatay nila, walang sawang pinapapak ang mga ito ng kurkur kasama ang dalawang alagad na unlaon at ang gibong. Ilang sandali pa, may bitbit ang kurkur at gibong na tig-iisang katawan ng mga aswang. Huwi ka ng kurkur. Buhay pa ang dalawang ito, Nanay Kanida. Maaring mapagkukunan natin ang mga ito ng impormasyon tungkol sa pinagkukutaan ng mga saltik at mga gabunan. Magaling, Makor. Dalhin ang dalawang iyan sa loob ng bahay. Habang sina Lucas at Luis, inutusan ito ni Nanay Kanida na sunugin ang lahat ng mga kabayan maliban lamang sa kanilang kinaroroonan. Mabilis naman na tumalima ang dalawa. Habang doon sa loob, pinagtatanong ni Nanay Kanida ang dalawang nahuling abwak tungkol sa kinaroroonan ng mga gabunan at saltik. Ngunit talagang matigas ang dalawa at walang takot na mamatay. Kaya sa inis ni Nanay Kanida, pinatay na nila ang mga ito. Uwi ka nito sa mga kasama na mga aswang. Hindi na mahalaga ang mga ito, Makor. Matatagpuan pa rin natin ang pinagkukutaan ng ating mga kalaban. Nasa kagubatan lamang ang mga ito ng kanlasog. Kailangan na natin na umusad. Baka may mga magsidatingan pa sa lugar na ito. Paglabas nila ng bahay, bumungad sa kanilang paningin ang malaimpernong lugar. Nagliliyab ang mga kabayan at pagkatapos naman, sinunog na din nila ang kahuli-huliang bahay na tinutuluyan nila. Matapos ang lahat ng mga iyon, naglalakad na ang mga ito patawid doon sa kabilang gubat, ang gubat ng kanlasog. Thank you.